Sa video pong ito ay ating kikilalanin ang incoming Department of Finance Secretary, Dr. Benjamin Jokno. Pero bago po natin kilalanin si Secretary Jokno, eh, kung kayo po ay first time dito sa ating Facebook page, ay pakiclick po yung follow. Sa YouTube naman po, ay pakiclick po yung subscribe. At kung kayo po ay follower ko na at subscriber na bumabalik, mahal na mahal po kayo. Sa Facebook mo, pakiclick po yung like at share. Sa YouTube naman po, ay pakiclick po yung thumbs up at pakiclick po yung share para yung algorithm po ng YouTube ay makarating sa maraming tao itong video na to. Salamat po sa inyong suporta. So ito pong balita ng Inquirer itong araw na to. Yan, no? BSP Governor Jokno is the next finance chief, sabi po ni President BBM. Lalaman po yan, May 26, 2022. Sabi po dito, Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Benjamin Jokno ay pinili daw po ni bilang next finance secretary ni President-elect BBM. Sinabi daw po ito ni President BBM noong siya po ay nagkaroon ng sit-down interview ngayong araw na to with select members of the media. Yeah. So sabi pa ni President-elect BBM, it would be appropriate to say that I will be nominating BSP President Ben Jokno for the position of Secretary of Finance. At siya daw po ay nag-agree na. So ibig sabihin po, si BSP Governor Jokno ay nag-agree na po doon sa offer ni President BBM na siya daw po maging secretary ng Department of Finance. So sino po ba si incoming Finance Secretary Jokno? Kilalanin natin, ano? So pag ginugol niyo po siya sa internet, hinarap niyo po yung profile niya, wala po akong makitang official na biography niya. Ang nakikita ko lang dyan, yung pakalat-kalat na mga biography niya kung saan sa mga iba't ibang mga ahensya o iba't ibang mga website ng gobyerno. Pero ito may nakita po ako galing sa World Bank. Ayan. So, tignan natin ha. Benjamin Jokno, Governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So, ito po ay medyo luma na ito, 2019. Ano? Pero goods pa rin to kasi gusto naman natin makita yung profile niya. So, basahin po natin ha. Sabi dito, Dr. Jokno, siya po ay current na governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Siya daw po ay nagtapos ng bachelor's degree in public administration. Galing po yan sa University of the Philippines noong 1968. Bah, di ba ako pinapanganak niyan? At siya daw po ay nag-earn ng kanyang master's degree in public administration noong 1970 at master in economics noong 1974. Ayun, So, dalawa po ang master niya, no? So, galing sa UP. Merong isang economics at saka po public administration. So, siguro po dun sa mga nagtatanong sa inyo, ano kaya yung master ng public administration? Ang master po ng, actually hindi master, yung public administration po mismo, yan po ay pag-aaral sa pamamahalan ng gobyerno. Paano nyo patatakbuhin yung gobyerno? Yan. So, matuturing po natin na si Secretary Jokno ay eksperto po sa, no, sa governance. No? Kasi nga, base sa kanyang pag-aaral at sa kanyang mga research, makikita ko sa inyo yan maya-maya lang. So, tuloy tayo. At sa UP po yan siya nag-aral na. Pero after po niya, nag-aral pa po siya sa Estados Unidos. So, nag-aral po, nakatapos po siya ng Master of Arts in Political Economy noong 1976 mula sa Johns Hopkins University sa Baltimore, Maryland. Kita niyo? So, pangalawang master na niya yun, ha? At actually, mali ako, pangatlo na. At siya na po, nagtapos din ang PhD in Economics 1981 sa Maxwell School of Citizenship and Public Affairs sa Syracuse University, sa Syracuse, New York. Yan, napakagandang eskwelahan po yan, mga kababayan. Nadadaanan po yan noon. Pag nagmamaneho ako galing New York, papuntang Toronto, nadadaanan ko po yung Syracuse na yan. Napakaganda po dyan. So, kita niyo, ha? Si Dr. Jokno. May isang bachelor's degree, tatlong master's degree, isang doctorate degree, di ba? Eh ako nga, ang master degree ko yung dalawa lang. So, tinalo tayo ni Dr. Jokno. Talagang talong-talo tayo dyan. Magaling. So, tuloy tayo. So, sabi dito, prior to his appointment as BSP governor, siya po ay nag-serve ng, bilang budget secretary noong 2016 to 2019. Ayun. So, actually, si Dr. Jokno, hindi na po siya bago sa pagiging official sa Department of Budget and Management o DBM. Kasi nung panahon po ni President Cory, ano yata siya doon, undersecretary. And then, naging secretary po yata siya nung panahon ni ERA. Pakikita natin maya-maya, sandali ha. So, ayun, tama ko. Sabi dito, on his third tour of duty, pangatlong beses na raw niya po sa Department of Budget and Management, siya po ay nag-pursue
ng expansionary fiscal policy to finance investments in human capital development and public infrastructure. Malalim-lalim po yan, ihimayin natin ha. Sabi po dito, nung si Dr. Jokno po ay naging budget secretary noong panahon ni Pangulo, ngayon panahon ni Pangulong Duterte, ito yung bago mag-COVID, ano? Ang ginawa po dito ni Dr. Jokno is siya po ang namahala sa mga pulisiya ng gobyerno sa paggastos. Ayun. At yung mga paggastos po na ito ay itinuon sa investment sa mga human capital development. So, kung napanood niyo po yung iba kong video, no, diniscuss ko po yung konsepto ng human capital. Yung human capital po kasi, yan yung mga skills ng ating mga mamamayan. Yan. So, sinasabi dun sa profile ni Dr. Jokno na nung nandun daw po siya sa Department of Budget and Management, siya daw pong namahala ng mga pulisiya na sa paggastos ng gobyerno ukol sa pagpapaunlad ng human capital ng ating mga mamamayan. Tuloy tayo. At hindi lang yun, pasali din po yung public infrastructure. Ngayon, build, di ba? So, yan yun. So, si Dr. Jokno yan. Isa siya sa mga namahala ng ano to nung pamamahala ng paggastos nung resources ng gobyerno para matuloy po yung mga programa na yan ni Pangulong Duterte. Sabi dito, his policy expertise and research contribution ay nag-extend po sa iba't ibang area no ng public economics gaya po ng struktura at lawak ng pamahalaan, mga polisiya sa buwis at reforma sa buwis, tax policies, public expenditure management analysis, ibig sabihin ito, pagsusuri sa paggastos ng gobyerno, fiscal decentralization, importante ito mga kababayan, kasi nga, di ba, if itong panahon ni President BBM, eh, siseryosohin natin ang federalismo, no? Fiscal decentralization, eh, mahalaga po ito, kasi ito po yung sistema kung paano nyo po i-delegate dun sa mga bababa, sa mga anto, sa iba't ibang level ng gobyerno. Kagaya halimbawa kung magiging federal na magkakaroon ng iba-ibang state, di ba? So paano nila pamamahalaan yung mga resources ng gobyerno. So yan yung fiscal decentralization niya. At also yung national budget and public debt among other topics. Ayun, so si Dr. Jokno pala eh, ano, policy expertise niya ang pagmamanage ng utang, sovereign debt. Talagang kita niyo. Sabi ko nga, di ba? Isa sa mga issue na kakaharapin ni President BBM ay yung lumalaking sovereign debt natin. Although sa ngayon, okay pa tayo. No? Yung mga nagsasabi na magiging kagaya tayo ng Sri Lanka, mga bulaang ekonomista yan, huwag yung paniniwalaan yun, ha? So, ang sabi ko nga, kagaya ni, ano to, ni Secretary Jokno, kailangan natin. Diba? Kaya masaya ako sa appointment na yan, eh, kasi it signals to the investment community na magpapatuloy po yung mga magagandang policy na sinunod ni Pangulong Duterte sa economics, economic policy. So maganda yan. So tuloy tayo. So sabi dito, he has extensive experience in implementing reforms sa public sector. At yun nga, sabi ko nga kanina, naging budget undersecretary siya nung panahon ni Cory at naging budget secretary naman siya nung panahon ni ERAP. Ayan siya po ay Professor Emeritus. Ayan sa UP Diliman. Ayun, di ba? Siba yung isa kong video tungkol kay Professor Clarita Carlos, diniscuss natin dun yung konsepto ng emeritus. Ayun, kung hindi nyo pa napapanood, hanapin nyo lang yung video ko sa Facebook yan. Hanapin nyo yung video na yan tungkol sa Clarita Carlos at yung Professor Emeritus. Si Professor Clarita Carlos ay hindi siya emeritus, ha? Hindi siya Professor Emeritus. Pero, si Secretary Jokno ay Professor Emeritus sa UP Diliman. Tuloy tayo. Sabi dito, for over 40 years, ang dami ng subject daw na naituro ni Dr. Jokno, kagaya ng public sector economics, microeconomics, macroeconomics, development economics, at iba-iba pang mga subject. Actually, ano, kasi nga, professor din ako ng economics. Ano, marami dito sa mga subject na ito, tinuro ko rin. At siya din daw po ay naging chairman ng Board of Trustees ng PLM, Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. So shout out sa mga followers ko na graduate or students ng PLM. Shout out sa inyo. At siya din daw po ay naging fiscal advisor sa Senado, naging chairman at CEO ng PNOC. Shout out sa mga employees, former and current, mga followers ko ng employees ng PNOC o Philippine National Oil Company. At siya din po ay naging chairman ng Local Water Utilities Administration or LUWA.
At isa daw po sa mga major policy reform daw po ni Dr. Jokno nung siya po ay nasa DBM, nasa Department of Budget and Management, ay yung pagpo-provide ng technical assistance dun sa tax reform program ng panahon ni Cory. Ayun. Pag-i-introduce ng VAT, value-added tax, at pagde-design ng 1991 Local Government Code of the Philippines. At initiating a what you see is what you get policy para daw mapadali ang pagre-release ng pondo. Yeah. Pag-i-sponsor ng mga internationally lauded government procurement reform act para po ay ma-modernize daw, ma-regulate, at mag-standardize ang government procurement activities ng Pilipinas. Ang masasabi ko po dyan mga kababayan, si Dr. Jokno ay isang technocrat. Isa po yung eksperto sa public administration. Yan ang isa sa mga masasabi ko, di ba? Sinasabi ko sa mga posts ko palagi. Isa si Dr. Jokno sa mga nag-steer. Kumbaga sa barko, sa bangkay nagtitimon, yung nagtitimon ng bangka. Isa po si Dr. Jokno sa nagtitimon ng bangka natin habang tayo po is nagse-sail sa panahon ng COVID. Hanggang ngayon COVID pa rin naman, di ba? Kaya naging maganda rin ang ating economy kahit may pandemya. Isa si Dr. Jokno sa mga reason niya. Kaya maganda ang economy natin. Kaya masayang-masaya ako nung nalaman ko na siya magiging finance secretary. Ano? So yun. Anyway, kami po ni Dr. Jokno ay may connection. Ano? Kasi nung kwento ko lang sa inyo ha. Kasi nung nakaraang taon, nag-present po ako ng aking research sa Bangko Sentral. Ayan. So, virtual po yan via Zoom. Ano? So, nung umpisa po nung research presentation ko, pinakilala po niya ako. So, ipi-play ko po sa inyo ha, para ako na-shout out na rin ni Dr. Jokno. Kaya tuwan-tuwa ako. Paririnig ko sa inyo ha, pakita ko sa inyo. A total of 10 research papers would be presented over the next 2 days of our research fair. Just to mention a few, the paper entitled Stay at Home Macroeconomic Effects of Pandemic Induced Job Separation Shocks, to be presented by Dr. Batu, examines the importance of monetary policy in limiting the economic damage caused by the labor market uncertainties related to the COVID-19 pandemic. Their empirical evidence finds that there is indeed a link between uncertainty in the job separation rate and macroeconomic variables. So naipakita ko sa inyo yung video na yan na shout out po tayo ni incoming finance secretary Jokno. Kasi po nag-present nga po ako ng research po last year, napili po yung aking research paper para i-present doon. Ayan. So gusto ko rin po pakita sa inyo no yung website ng UP Diliman na kung saan makikita niyo po dito yung academic naman na credentials, yung mga research po na publish po ni Dr. Jokno. Marami-rami rin po 'yan. So masasabi ko talaga natin na si Dr. Jokno ay isang technocrat, isa po siyang expert. Ayan. So bago po tayo mag-end nitong video na to, gusto ko po sa inyo ipakita yung Department of Finance kung ano po yung ginagawa nila kasi napakahalagang ahensya po nito ng gobyerno, no? So, doon po sa mga nag-aaral, ano, sa mga nag-aaral, estudyante natin ng mga followers, o yung mga gusto po talaga mag-aaral lang, kung gusto niyo pong pag-aralan yung mga ahensya ng gobyerno, yung magaganda naman po yung mga website nila. Puntahan nyo lang yung about, kagaya ito, punta mo yung about, malalaman mo yung tungkol doon sa ahensya na yon. So, sabihin natin itong, ano, hindi sabihin, i-discuss natin itong sa Department of Finance. Sabi dito, ang Department of Finance daw ay ang steward. Siya yung taga-manage ng fiscal policy, yung paggastos ng gobyerno. So sila din po ay nagpo-formulate ng mga polisiya ukol sa revenue ng pamahalaan, yung kita ng gobyerno. Para po ma-ensure na magkakaroon po ng pondo para po sa mga critical at importanteng mga programa ng ating pamahalaan. At makikita nyo rin po sa website na to, no, yung kanilang iba't ibang mga ahensya under po ng Department of Finance. Kagaya po ng BIR, ano? Bureau of Internal Revenue, Bureau of Customs, Bureau of Treasury, Bureau of Local Government Finance, Insurance Commission, National Tax Research Center, Central Board of Assessment (APIT), PDIC, Philippine Deposit Insurance Corporation, Philippine Guarantee Corporation, Privatization Management Office, at Securities and Exchange Commission. So yan, napaka-importanting ahensya po niya. Ano? Sabi ko nga kanina, napakahalaga po na magiging papel
ni Secretary Jok no sa incoming administration patungkol lalo po sa pagmamanage ng ating sovereign debt. Ayan. So, ayan na lang po muna tayo magtatapos mga kababayan. Kung nakarating po kayo sa parte ng video na to, kayo po ay aking super, super, super na follower. Maraming pong salamat. At magkita-kita po tayo sa susunod na video. Bye-bye na po.